Rufus boy, let me love boy, watch his know. Rufus boy, let me love boy, watch his know. Channel was up. Welcome to my very very new channel, and this is Rikaru 2K20. So ayun mga ka-channel, nag-post po ako sa aking Facebook account na kung saan lahat po ng kanilang mga katanungan tungkol sa akin is pwede po nilang i-comment doon at sasagutin ko po sa video na to. So ito, babasahin ko yung pinakaunang tanong na kinoment nila. So sino po ang crush mo ngayon, Ate Ganda? O sino nga ba? Bigyan ko po kayo ng clue. Siya po ay isang opa. And ginanap niya po yung pangalang Captain Ree sa Crash Landing on You. Yes! Siya po si Yoonbin. Mahilig po talaga ako sa K-drama. And actually, na-influensyahan lang po talaga ako ng mga classmates ko. And ng teacher ko po. Yes po, teacher ko po. Shoutout po sa iyo, Ma'am P. Okay, so pangalawang katanungan. Unavailable ka ba or hindi? Why and what's the reason, Ate Ganda? Hihihi. Okay, so syempre naman hindi. Reason? Siguro dahil hindi pa ako handang magmahal ulit. Kasi alam mo 'yun, kakibat talaga ng pagmamahal is masasaktan ka. Kasi meron at meron ka talagang isasakripisyo kapag nagmahal ka. And sa ngayon, gusto ko muna kasi maging free. Gusto ko hindi limitado yung gagawin ko, hindi limitado kung saan ako pupunta, hindi limitado yung oras ko. Free! Gusto ko, ayun, walang naghahanap. Alam mo yun, pag free ka, nagagawa mo lahat ng gusto mo. So ayun, pangatlong katanungan na po tayo. Bakit hindi ka pwedeng maging akin? Hahaha. My God, ano bang katanungan to? So, ito po ay galing kay Mochi Moch. And ang profile picture niya po is girl. So, isa po siyang girl. Siguro dahil isa ka pong girl. Pero hindi naman po ako against sa mga bisexual, ah. Pero syempre po, may kanya-kanya pa rin po tayong puso na kung saan at kung kanino po ito titibok. Wow! Sana naunawaan niyo po yung aking kasagutan. And yun nga po, sabi ko po kanina, hindi po talaga ako available ngayon. Pang-apat na katanungan. If you had to choose, what do you want to be and why? Oh my God, nakaka-nosebleed naman pong tanong na to. Okay, so siguro mas pipiliin ko pa rin po talagang manatiling ganito pa rin ako. Tanggap ko kung sino at kung ano ako ngayon. Kasi kontento po ako sa buhay ko ngayon. Pero kung para po sa family ko, gusto ko pong yumaman kami. Wow! Ibang wala po kaming iniisip na problema, wala po kaming iniisip na bayarin, wala po kaming iniisip na utang. Alam mo yun, kasi may pera ka. So, gusto ko mabibili namin yung lahat ng gusto namin bilhin. Mga ka-channel, sobrang sarap po nun sa pakiramdam. At alam mo yun, yung nakikita mo masaya yung family mo. Yun. Sarap nun, mga ka-channel. Okay, panglimang katanungan. What is the most lesson you've learned after you broke? Oh my God, grabing mga tanong nila. At ito po pala ay galing kay Mark Kuya Subahan. And talagang nakakanosin po yung kanyang mga katanungan. So, grabe. Natuto po talaga akong huwag magmahal ng sobra. Dapat, sakto lang, yung alam mong mahal mo rin siya, para pag iniwan ka at masaktan ka, sakto lang din. Tsaka, iwasan mo pong magsabi ng mamatay ako pag iniwan mo ako, hindi ko kayang iwan mo ako. Alam mo yun, yung mga ganun. Kasi may mga tao talagang iti-take advantage nila yung pagmamahal natin. Yung okay lang na masaktan nila tayo ng paulit-ulit. Kasi alam nilang mahal na mahal natin sila. At ang sakit nun, mga ka-channel. Sobra. Oh. At saka, isa pa, dapat kilala po natin kung sino ang partner natin. Dapat tanggap po natin kung ano at kung sino siya. Nang sa gayon ay magkaintindihan po tayo, magkaintindihan po kayo, okay, na alam niyo yun, sa lahat ng mga desisyon nyo, naiintindihan nyo na ito
ayaw niya, ito gusto niya, and ito ayaw ko, ito gusto ko. Yung mga ganung bagay. Kasi para hindi kayo mag-away. Kasi yun yung ano eh, yung alam mo yung pag-aaway, yan talaga, dyan talaga nagsisimula yung pagiging cold ng isang tao. Okay, panghuling katanungan na po tayo. If you will be given a chance to be a billionaire, how do you get it? Wow, grabe ka talaga, Mark Kuya Subaan. Talagang pang Miss Universe po talaga, pang pageant po talaga yung mga katanungan. So, ayun, kung papalarin nga po talaga akong maging isang billionaire someday, alam ko po sa sarili ko marami po akong matutulungan. Kasi kilala ko po yung sarili ko eh. Kilala ko po yung pamilya namin. Talagang mapagbigay po yan sila. And yan po yung isa sa mga pinagmamalaki ko sa pamilya ko. Yung mapagbigay kami, yung kahit walang wala kami, hanggat may nangangailangan, talagang hanapan namin ng paraan para may maibigay lang kami. Wow! So ayun, gusto ko pong i-shoutout yung aking kuya dyan, si Noel Rulona. Siya po ay kasalukuyang na-lockdown sa Manila, San Juan City. Dahil nito lang pong nakaraang araw, ay nakita po siya ng wallet na naglalaman ng mahigit kumulang 10,000 pesos. Wow! And may mga IDs po and license, kaya mas napadali po yung paghahanap ng kuya ko sa mismong may-ari po na yun. And ayun, sa mismong araw din po na yun, naisoli niya rin po ito sa mismong may-ari. And, bro, napakabuti ng kalooban mo. And God bless, and I salute you, bro. So, ayun mga ka-channel, sana kahit papano, nasagot ko po ng maayos ang inyong mga katanungan na alam ko po sa sarili ko, hindi ko pa rin po naitatanong. And thank you for watching! So, if you like this video, just give it a thumbs up, share, and don't forget to subscribe! Rikaru 2K20!